Ayan, hello mga kay, half relaxed evening po sa ating lahat at welcome to Sampareha Journey! Ayan, syempre mga kay, sure lang dahil alam niyo naman po mga kay, sa mga nakakaalam po, alam naman nila na ang aking advocacies ay usapin pangkalusugan. Ayan, sa mga hindi pa po nakikilala kay Sampareha Journey, ayan po, ang aking advocacy po ay syempre sa usapin pangkalusugan. Ayan, as a massage therapist practitioner na sa ngayon po ay health wellness advocate at wellness coach din po, na kung saan po ang ating advocacy ay sa usapin pangkalusugan po, mga kay. Ayan, syempre mga kay, kanina po ay pumunta tayo ng Star Mall. Dahil isa sa kakilala po natin ay nag-recommend, ayan, ng isang kaibigan na merong problema sa kidney. Ayan. Alam niyo ba mga kay, syempre, bago po mawala yung aking mama, siya po ay isang dialysis patient na almost 3 years and 4 months siya ay lumalaban sa pagdadialysis. Ayan. Sabi ko nung sarili ko mga kay, na kapag oras, na may malaman ako na merong may kidney problem, ay nais kong tumulong. Nais kong gumabay sa kanya, mag-coach sa kanya, papaano maiwasan or humantong sa dialysis na yung merong kidney problem. Ayan. Siyempre mga kay, hindi naman lingid sa kalaman natin na yung grabe yung sakripisyo ng mga dialysis warriors po natin. Ayan. Yung iba, tumatagal, yung iba, sandalian, yung iba, in the middle lang. Ayan. Pero at the end of the day, mga kay, isa siya sa mga nagpapahirap. Ayan. Kanina po, mga kay, meron tayong nakilala, almost 1,000 ang kanyang creatinine last year. Imagine niyo, mga kay, last year niya lang yung nalaman na mataas ang crea niya. As usual, ang recommendation ng kanyang doctors ay kailangan immediate dialysis na siya. Pero nakaka-amaze itong taong to, babae po siya mga kay, na bagamat may ganun siyang karamdaman, ay yung kanyang fighting spirit na alam niya sarili niya na gagaling siya, yan, tumataas lang yung balahibo ko, na magiging magaling siya, mag-okay siya, ayan. True inspiration sa mga nakikita niya, nakakausap niya, ayan. At age niya ngayon mga kay ay parang na 50-something na siya. Ayan. At aminado siya sa sarili niya na talagang napapabayaan din ang kanyang sarili. Kaya yata humantong na siya sa ganun. Ayan. Pero habang nagkikwentuhan kami ay nakaka-inspire siya sa kabila ng nararanasan niyang syempre, normally po, kapag kidney failure na tayo, bumababa yung immune system natin. Bumabagal yung ating mga production. Ibig sabihin, umihina na tayo. Nakakaranas na rin siya ng panginginig. Ayan. Siyempre, at the end is na naapektuhan na rin ang pangtingin. Ayan. Minsan, naapektuhan kasi yung ating pagtingin kapag meron tayong kidney problem po, lumalabo. Ayan. Ewan ko po sa iba kasi ganun po yung mother ko. Ayan. Siyempre, in-explain natin yung ating nalalaman about dito sa dialysis. Kasi mama ko nagda-dialysis din. At saka sinishare niya yung epekto yung naranasan niya. Ayan. Kanina, ayun, first time na nagagawa or tutulong ako or magko-coach ako na merong kidney problem at na ngayon po ay nasa 1,000 na yung crea niya, na ito naman po yung talaga yung dream natin. Ayan. Siyempre mga kake, as a coach, ayan, kapag external, ibig sabihin pa nagte-therapy tayo, ay nagbibigay lang tayo ng recommendation hanggang 1 to 3 to 5 session ay meron na dapat magandang resulta sa kanyang katawan. Pagdating naman sa internal, it's a recommendation naman natin, it's 3 days to 7 days to 1 month. Ayan, dapat meron ng magandang progress sa kanyang katawan. Kasi kung wala, syempre, mas better na i-consult na po talaga natin sa doktor. Pero yung ginagawa lang po natin, it's sinasabi nga po is for first aid. Ayan. Syempre, mas better to consult pa rin tayo sa ating medical expert po pagdating sa usaping kalusugan. Pero ika nga, it's kung itong program na ginagawa naman natin mga kay,
ay nagiging maganda, it's mas better po. Ayan. Muli po, dalawa naman yung program na ginagawa na nagamutan dito sa Pilipinas. Una, it's a medical treatment. Pangalawa po, it's a traditional treatment po. Ayan. Pero dahil sa papanahon po ngayon, ayan, unti-unti na pong nalilesen yung mga uring traditional na nakadepende na po tayo sa medical treatment. Ayan. Pero ako para sa akin po, through my experience, almost isang dekada ng aking pagtitherapy ay always magbabalance pa rin po tayo. Ayan. Kung sa tingin nyo, lahat sinubok nyo na sa medical treatment at maging effective naman ito sa traditional or natural treatment po, it's dun tayo. Basta laging balance lang po ang gagawin po natin. Ayan. Natupad na yung aking vision na makahawak ako ng merong kidney problem. At ngayon, siyempre, sobrang taas na siya, mga kitalga. Sobrang mataas na yan, 1,000 creatinine po. Ayan, sana gabayan, tulungan ako ng ating poong may kapal through our ginawang program dun sa kakilala po na kaibigan po natin. At sumunod, siyempre, sumunod siya sa program na ginawa natin. At disiplina po talaga. Ayan, mga kitalga. Ayan, siyempre, mga kitalga, sa panahong ito na pandemic ang COVID-19, isa lang po yan sa problema natin sa usaping pangkalusugan. Madaming uring sakit na kinakaharap po natin ngayon. Pero lagi nga pong sinasabi ng mga eksperto, it's dapat maging malakas sa immune system natin. Ayan. Papaano? Siyempre, anti-stress, kumakain tayo ng tama sa oras, kumakain tayo ng mga masustansya, may-exercise tayo. At higit sa lahat, siyempre, pananalig po sa taas. Ay naman pinaka-first basic na kailangan po natin. Ayan, muli mga kay, tayo po muli ay coach lang, massage therapist practitioner lang po, na handa po tayong tumulong sa abot ng ating mga kaya, sa abot ng ating kaalaman, at higit sa lahat sa abot ng experience po na ating nagagawa po mula isang dekada na po. Ito po ginagawa kong program na to ay sabi na natin pong first aid. Ayan, kung sa tingin mo naging maganda, i-continue natin. Kung sa tingin mong hindi maganda, i-stop po natin. Muli po, as a coach, limited lang din naman yung aking kaalaman. Limited lang din naman yung aking nalalaman. At higit sa lahat, syempre limited pa din yung aking experience. Pero sa awa naman ng Diyos, sa gabay din po niya, ay sa lahat naman po ng treatment or na bibigyan natin ng program or treatment, ay nagiging nagkakaroon ng magandang resulta. Ayan mga kay, kaya naman mga kay, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa aking journey. Muli po, mahirap maging massage therapist practitioner for this moment. On air with Ryan Seacrest. 102.7. Kiss natin ang social distancing. Ayan, bagamat po ang aming trabaho ay direct contact po, ay hindi naman po tayo nagkukulang sa kaalaman papaano po tayo makatulong. At higit sa lahat, syempre matulungan din natin yung ating sarili para hindi tayo makahawa or mahawa po. Ayan, kaya naman po lagi tayong dumadalo sa mga health forum, lalo na sa mga may ganong concept po. Ayan. Patuloy po dinadagdagan yung ating kaalaman, patuloy po na pinapalakas ang ating immune system, at higit sa lahat, patuloy po tayong nag-i-educate na alagaan ang kanilang kalusugan po. Dahil isa lang po ang ating katawan, kahit gaano po kadami ang pera ninyo ngayon, kung ang katawan niyo po ay madidestroy, sobrang bilis lang po yan. Ayan. Muli po, maraming salamat sa mga taong naniniwala sa aking kakayahan, sa aking kaalaman, sa aking experience po as a massage therapist practitioner, wellness coach, wellness advocate po. Ayan, thank you so much po sa inyo. Ayan, salamat sa pagsama. Harinawa po ay marami pa tayong matulungan sa usaping pangkalusugan. Ayan, dahil yan naman po ang ating advocacy. Don't forget to like, share, comment, and subscribe, and also click the old bell para updated kayo sa aking journey. Muli mga kay, maraming salamat.